Para sa mga naghahanda na ng budget para sa Kapaskuhan at bagong taon, Department of Agriculture tiniyak na magiging stable ang presyo ng agricultural commodities hanggang matapos ang 2023. Ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras live. Audrey, tiniyak ng Department of Agriculture na stable ang supply at presyo ng mga agricultural products sa bansa hanggang sa pagtatapos ng taon. Kabilang nga yan sa mga natalakay sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food ngayong araw. Bandang alas 10 ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food sa pangunguna ni Committee Chair Mark N. Verga na naglalayong talakayin ang sitwasyon ng food sufficiency sa bansa, partikular na sa bigas, mais, livestock, poultry, mga gulay at iba pang agricultural commodities. Dumalo rito ang mga opisyal ng Department of Agriculture sa pangunguna ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakilahok sa House hearing sa kauna-unahang pagkakataon matapos siyang maluklok sa pwesto. Pagdating sa bigas, iniulat ng DA ang bahagyang pagtaas ng produksyon ngayon kumpara noong 2022 at ang presyo naglalaroan nila sa 41 hanggang 43 pesos kada kilo para sa regular milled rice at nasa 48 pesos naman kada kilo sa well-milled rice na kapwa magandang numero. Hinggil naman sa sibuyas, stable din anila ang supply at presyo na naglalaro naman sa 140 hanggang 160 pesos kada kilo. Maging ang manok at baboy naman sa pamilihan, sabi ng DA, stable din ang supply at presyo. Giit ng mga mambabatas, alinsunod na rin sa kautusan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez, patuloy nilang tututukan ang supply at presyo ng mga agricultural products sa bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ito nga ay lalo na ngayong magpapasko at bagong taon. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang opisyal kanina. We are given marching orders from the President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. to increase the productivity of our agricultural sector. And this shall be the goal of the department with the invaluable help of our legislators. Ay tututukan pa rin ng Kongreso yung presyo ng bilihin para po sa ating mga consumers. And at the same time, keeping in mind our farmers, ano, yung kanilang kita. So ito na po, asahan po natin lahat, periodically, we will be doing this. So we hope that the Department of Agriculture can at least monitor and help this committee realize kung ano po mga problema ang kinaharap po natin. Audrey, kanina marami pa sanang mga kongresista na nais magtanong ng iba pang talagang mga detalye sa Department of Agriculture, pero ang sinasabi ng DA ay diretso naman sila sa Senado ngayong araw para nga sa budget hearing. Kaya ang ginawa na lamang ay nagpahatid pa ng ibang mga katanungan yung mga mambabatas na sasagutin naman ng DA sa mga susunod pang pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food. Pero ang sinasabi nga, Audrey, ng ating mga mambabatas, talagang patuloy nilang tututukan yung mga issue sa sektor ng agrikultura para na rin sa kapahanan ng ating mga kababayan. Audrey? Okay, Mela, same time last year, ang problema kasi sa bansa ay yung presyo at supply ng sibuyas. Anong mga hakbang ngayon ng DA para talagang hindi na maulit pa ito? Audrey, ang sinasabi naman ng DA sa ngayon ay stable naman yung presyo at supply ng sibuyas. At mismong si bagong DA secretary niya, kahit bago pa lang siya sa pwesto, ay tinitiyak mismo niya na siya mismo ay nakatutok dito nga sa presyo at supply ng sibuyas para nga hindi na maulit pa yung sitwasyon noong nakaraang taon. At ang sinasabi nga nila, talagang pinapalakas pa nila yung local production sa Pilipinas para nga mas maparami pa ang supply at matiyak yung stable na presyo nito hanggang sa mga sunod na buwan. Audrey? Okay, Mela, so ngayong holiday season naman, magpapatuloy kaya yung stable na presyo at supply ng agricultural products natin? Audrey, ang sinasabi nga ng DA yon,
ng DA kahit nga hindi ngayong kahit hindi lang ngayong Pasko at bagong taon, kahit nga hanggang umabot pa ng Pebrero, karamihan ng ating mga agricultural products ay may stable at sapat na supply naman ng may stable at sapat na supply at presyo, at umaasa nga sila na sa tulong ng mga hakbang din at pagtutulungan ng pamahalaan, mga magsasaka at mga nagbebenta sa merkado, ayan ay mapapanatili at alinsunod na rin yan sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.